mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Operasyon ng mga business establishment sa Aklan hanggang alas 5 na ng hapon. Alamin sa report ni Rio Trico. Hanggang alas 5 na ng hapon ang operasyon ng mga business establishments na pinapayagang mag-operate sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ na nakalahad sa Section 1 ng Executive Order No. 19. Ito ay base sa ipinalabas na abiso ni Aklan Governor Florencio Miraflores nitong August 24 kung saan ang mga establishments ay pwede nang magbukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban lamang sa mga establishmento na may kaugnayan sa healthcare, safety, media, funeral at embalming services at iba pang kasama sa listahan ng exempted. Wala namang pagbabago sa oras ng public transportation. Pinapayagan pa rin silang mag-operate mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Rio Trico, Kalibog Cable News. Contact tracing patuloy na isinasagawa sa mga nakasalamuha ng mga pasyenteng nagpositibo sa Delta variant sa Aklan. May report si Ira Joy Briones. Matapos na nakapagtala ng kaso ng Delta variant ang probinsya ng Aklan, ay patuloy sa ngayon ang case backtracking at contact tracing ng mga rural health units sa mga nakakasalumuha ng mga pasyente kahit nakarecover na sila sa naturang sakit. Ayon kay Dr. Cornelio Quachon Jr. ng Provincial Health Office Aklan, nitong Agosto ay nakapagpadala na sila ng 58 na swab specimen sa Philippine Genome Center sa tulong ni Department of Health Region 6 para sa genome sequencing at nakumpirmangan nila na 21 dito ang nagpositibo sa Delta variant. Dagdag pa ni Dr. Quachon na kahit nakarecover na ang 20 na mga pasyente ay isa sa ilalim pa rin sila sa RT-PCR test at kung magnegatibo ay doon na sila maaaring makalabas subalit kung magpositibo ay titimbangin pa nilang sitwasyon. Napag-alaman din na isa sa mga napositibo sa Delta variant ang nasawi. Sa kabilang dako naman, sinabi ni Dr. Quachon na nakadepende sa numero ng kaso ng COVID-19 kung babaguhin ang quarantine classification sa Aklan pagkatapos ng August 31. Era J. Briones, Kalibog Cable News. MDRRMO Kalibo, patuloy ang pagbabantay sa mga pasaway sa health protocols. Patuloy sa ngayon ang pagbabantay sa mga hindi sumusunod sa minimum health protocols ng Tactical Emergency Operations Center ng MDRRMO Kalibo sa pangunahing lansangan sa Kabiserang Bayan. Makikita sa larawan na naka-install sa mga kalye ang CCTV at nakikita lahat ng galaw ng tao, gayon din ang mga sasakyan. Ayon kay Mr. Terence Toriano, MDRRMO Chief, pwedeng isumbong sa kanilang opisina ang mga curfew violators, minimum health standard protocols violators, kasama na ang mga lumalabag sa liquor ban. Pwedeng itawag sa kanilang tanggapan ang anumang mga lumalabag, gayon din ang mga emergency. Tumawag lamang sa Tactical Emergency Operations Center sa numerong 0918-631-2150 o kaya sa 0907-8951-984 at sa 268-3505. Ang kanilang strictong pagbabantay ay bahagi ng paghihigpit ngayong nasa MECQ pa ang Aklan, gayon din ang paglimita sa mga tao upang maiwasan ang pagkalat pa ng virus. Naging sentro ng COVID-19 sa Aklan ang bayan ng Kalibo dahil sa pagdami ng nagkakasakit. Batay sa huling bulletin ng Aklan Epidemiology and Surveillance Unit, as of August 24, 2021, pumalo na sa 2,752 ang kabuuang kaso sa Kabiserang Bayan, 2,502 ang mga gumaling sa sakit, 146 ang aktibong kaso at 105 na ang mga nasawi. Randy Nakuspag, Kalibog Cable News. Cash assistance para sa mga barangay workers, salon at barbershop workers, ipinamahagi na. May ulat si Isamay Saulda. Sinimula na ang ipamahagi nitong August 24 sa bayan ng Kalibo ang 2 milyong cash assistance sa pamamagitan ng programang ICES o Distribution of Assistance to Individuals in Crisis Situation. Umabot naman sa 1,000 mga barangay workers, salon at barbershop workers ang nakatanggap ng tigda 2,000 cash assistance.
Ayon sa Facebook post ni Calibo Mayor Emerson Lachica, prioridad niyang mabigyan ng cash assistance ang mga nagtatrabaho sa barangay, salon at barbershop dahil sa sila ang lubos na naapektuhan at nawala ng mapagkakakitaan simula ng isailalim ang probinsya ng Aklan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng alkalde sa pondong ipinahagi ni 1st District Congressman Carlito Marquez, House Speaker Lord Alan Velasco at Senator Grace Poe para sa bayan ng Calibo, pati na rin ang pagtulong ng DSWD at Calibo PNP sa pamamahagi ng naturang cash assistance. Isa Meza Ulda, Calibo Cable News. Paghahanda sa pagbubukas ng klase sa pampublikong paaralan, puspusa na, ilang pribadong paaralan, nagsimula na. Patuloy sa ngayon ang ginagawang paghahanda ng mga guro sa Aklan, ngayong malapit na ang pasukan sa pampublikong paaralan sa September 13 para sa taong 2021 to 2022. Sa ikalawang taon ng blended learning, ay sinisikap ng mga guro na maipagpatuloy ng mga kabataan ang kanilang pag-aaral. Gamit ang social media, dito nila inalathala ang mga impormasyon at kung paano ang mga kabataan makapag-enroll sa paaralan. Gaya ng PETSA kung kailan magsimula at magtatapos ang enrollment, paglagay ng mga dropbox sa iba't ibang lugar, mga kinakailangang dokumentong isumite sa paaralan at sa pakikipag-ugnayan naman ay may itinalagang contact person para sa mga katanungan. Noong nakarang taon, naitampok ang ilang paaralan sa programa ng Calibo Cable na Kumusta na Aklan, kung saan makikita ang iba't ibang pamaraan ng mga guro sa pagbubukas ng klase. Sa ikalawang taon ng blended learning, ay inaasahan na mas maging maayos ito. Samantala, nauna nang nagbukas ng klase ang ilang pribadong paaralan sa Aklan nitong Lunes. Sa pamamagitan ng virtual orientation, dito ipinakita ang pagpapakilala sa mga guro, mga alintuntunin ng paaralan, kagaya ng mga protocols na dapat sundin sa pagsisimula ng pagpamamahagi ng mga module sa mga barangay. Matatandaan itong nakarang taon, nang pumasok ang pandemya, dulot ng COVID-19 ay naitigil ang face-to-face learning, kaya mas minabuti ng gobyerno na gawa ng paraan upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang pamaraan ng pagtuturo upang maibigay ang nararapat na edukasyon sa mga kabataan kahit nasa gitna tayo ng pandemya. Randy Nakuspag, Calibo Cable News! Food packs mula sa DSWD, prioridad na maibigay sa mga tricycle drivers at operators ng bayan ng Calibo. Alamin sa report ni Isa May Saulda. Kabilang sa ipaprioridad na mabigyan ng food packs sa mga tricycle drivers at operators ng bayan ng Calibo mula sa ahensya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa isinagawang meeting ni Calibo Mayor Emerson Lachica nitong August 24, kasama ang sangguni ang bayan member at chairman ng transportation na si Matt Aaron Peren Guzman, pati ang 17 TODA o Tricycle Operators and Drivers Association President ng bayan ng Calibo, ipinahayag nito ang magandang balita na isa sila sa ipaprioridad na mabigyan ng food packs. Ang naturang asosasyon ay nabatid na kabilang din sila sa mga sektor na lubos na naapektuhan ng pandemya, kung kaya't ipinatawag ng alkalde ang mga representante ng bawat grupo para maipaabot ang tulong ng munisipalidad na maibigay sa kanila. Isa May Zaulda, Calibo Cable News. Mga fully vaccinated sa bayan ng Malay, umabot na sa 7,000. Alamin sa report ni Erajoy Briones. Umabot na sa 7,060 ang mga residenteng fully vaccinated sa bayan ng Malay. Ito ay binubuo ng mga healthcare workers, senior citizens, essential workers at ang pinakamarami ay ang mga tourism workers sa isla ng Boracay. Ayon sa Municipal Health Office Malay, inihintay nila sa ngayon na maturukan na ng second dose ang nasa 14,505 na mga individual. Target ng local government na mabakunahan ang nasa 40,000 na mga residente para maabot nila ang herd immunity. Era J. Briones, Calibo Cable News. Music.
DOTR ipinag-utos na i-hold muna ang implementasyon ng mandatory private motor vehicle inspection testing. Alamin sa report ni Rio Trico. Ipinag-utos ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade sa Land Transportation Office na huwag munang i-implement ang Mandatory Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC testing sa lahat ng magpaparehistro ng light vehicles at motorsiklo na inisyo noong July 5. Hinimok naman niya ang LTO na sundin na lang ang dati nitong proseso ng pagparehistro sa mga sasakyan kung saan pwedeng mamili ang mga motorista sa PMVIC o Private Emission Testing Centers para sa requirement ng vehicle inspection. Ayon kay Tugade, kailangan munang pag-aralang mabuti ang pag-implement ng Memorandum Circular 2021-02 o ang implementasyon ng Geographic Areas of Responsibility dahil sa mga issues nito at dagdag pa ang kasalukuyang kinakaharap na pandemya. Hindi pa man ito ang tamang timing ng implementasyon ng naturang pulisiya, pero sa hinaharap magiging mandatory pa rin ito. Kinikilala naman ni Secretary Tugade na mayroong mga hamon sa pagpapatupad ng PMVIC policy, ngunit mas matimbang pa rin daw ang kaligtasan ng publiko. Rio Trico, Kalibo Cable News. Mayong alo sa tanan, amo ni aton latest weather update sa karon nga adlaw, Wednesday, August 25, 2021. Sa karon base sa aton latest analysis, wala man kita may ginamonitor nga bagyo or LPA sa sulod kagwa sang aton Philippine Area of Responsibility samtang ang Intertropical Convergence Zone o kunang ITZZ, which is amo ni siya ang pagsalubong sang duha ka hangin halin sa northern kag southern hemisphere sang kalibutan, among padayon nga nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Bangod sining sistema Western Visayas sa karon maka-experience sa mga maglugal umon tungtog magalumon nga kalangitan nga makadala sa mga isolated nga mga pag-ulan pagpanago og pagilat tungod sa ITCC. Hinatubtob kasarangan nga hangin halin sa amihanan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan ang mga pagbalod sa kadagatan. Para sa aton forecast range of temperatures, ang probinsya sang Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental yara sa 25 tubtob 32 degrees sentigrado samtang ang nabili na bahin sang Western Visayas yara sa 25 tubtob 31 degrees sentigrado. Diri sa Iloilo ang aton nga adlaw tunod karon alas 6:04 sang hapon, mabutlak puas alas 5:40 sang kaagahon. Kagamuni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisita halang ang aton official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na ang aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferds Rubin, mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!